Hello, good afternoon guys. Ngayon ay magluluto ako ng merienda. Meriendang Pilipino po. Dahil namimiss ko yung pagkain sa atin dyan sa Pinas. Gusto kong magluto at ipapatihim ko din sa mga amo ko dito sa Malaysia. Ito yung aking mga sahog na gagamitin. Ito yung gata. Tapos asukal. Tapos yung munggo, itong munggo na to ay ating bubusahin. Bubusahin natin siya. Tapos ito yung malagkit. Itong malagkit, lulutuin natin sa gata. Tapos ilalagay natin itong binusang munggo. Tara guys, let's start! Ilasan muna natin ang ating malagkit. Ilagagod natin ng konting oras. Kung tingnan nyo, sa katagalan sa lata nyo, sa tabi yan ang malagkit na nagkakaroon nyo. Naisipan ko lang. Maulan kasi dito. Sabi ko lang kung masarap na merienda. Tapos to, naisip ko. Favorito ko pa na sa Pilipinas ako. Lagi itong binibili ko yung almusal doon sa nagtitinda sa tapat ng bahay na yun. Yan, ibabad muna natin. Tapos yung munggo naman ay ating ibubusa. Dahil prosin yung ating gata, babad natin siya sa tubig para mamaya madali nang ilagay. Kasi prosin siya. Marami kami istak ng gata sa freezer para pag maisipan magluto mayroon. Ayan. Ayan, mainit na yung kawali. Lalagyan na natin yung munggo at atin na siyang bubusahin. Hanggang siya ay mabusa. Mabusahin natin siya. Pagkabusa nito, ay ating dudurugin ng kaunti. Papagulungan lang ito ng bote para lang madurog siyang konti. Hindi naman siya yung durog na durog. Tsaka natin siya isasahog sa ating lulutuin na malagkit na may gata at asukal. Iyon ang merienda namin ngayon. Halo na nga, halo. Ayan, naamay ko na. Medyo hihinaan ko yun ng ako para hindi siya masulog masyado. Natin ang mabos sa lahat ng munggo. Pwede din yung munggong dilaw. Pero ito ang available sa rep namin. Ako na may kung anong available. Yan ang niluluto ko. Dahil hindi namin siya makakapagreklamo. Siya ang gagawin kong patutong. Patutong ang tawag namin. Ewan ko sa iba. Pero sa Laguna, patutong ang tawag. Ayan guys, ganyan ang itsura niya nung natin siyang ma-blender.
experience. So, hindi ko siya masyadong tinuro para may mga mata. Mamaya, lalambot naman niya kasama ng alab ko. Ayan, nilagay ko na yung munggo. Kasi kumulo na. Ayan yung munggo na ang ganang bango. Ang bango ng munggo pag binubos na. Ang bango na amoy, parang ano. Sesame seed. Ayan, ito yung munggo. Yung munggo, lagay natin yung bata at saka yung sorbet. Mega loud chat to Nanay Sally. Habang nagla-live siya, nagluluto ako nito. Kaya sabi ko kanina, Nanay, bye na muna at nakulo na yung vlog ko. Ito yung vlog ko. Ayan, nakulo na guys. Malapit na siya sa katotohanan. Yummy, yummy. Ayan, ayan, ayan. Malapit na siya sa katotohanan. Sarap. Ayan, konting tiis pa. Natitikman ko na rin. Ayan guys, sticky na siya. Ayan, ready na para sa pie na ingredient. Sukala natin para ma-diabetes. Ma-diabetes. Damihan natin para ma-diabetes. Para sweet. Chocolate. Para siya sweet. Diba? Lasang-lasang, sarap. Ayan. Yummy. Excited na ako kumain. Lagyan na rin natin yung gata, guys. Yung malambot na. I-open ko lang saglit. Ayan, ilalagyan na natin yung ating gata. And then, pagkulo niya guys, okay na siya. Ready to eat na. Mas masarap kasi yung gata, ilalagay mo sa ulihan. Lalo na pag yung gata ay puro, para siyang gatas. Pero kung isasabay mo siya sa pagkulo, nagmamantika siya, tapos nahilab sa tiyan. Lalo na sa mga lalo na malagkit. Tsaka mas mabango pag yung gata ay sa lahuli ilalagay. So, para na siyang gatas. Kaya, ayan, isang kulo lang, okay na siya. Hindi natin pakukuloyin ng matagal. Wala na malagay yung gata kasi nga. Yun nga, nagmamantika. Ayan, okay na siya guys. Anuin lang natin kasi crossin yung ating gata. Ayan, mayroong pambuo. Ayan. Kaya pakuloyin lang natin ng isang saglit na kulo. Isang minuto, okay na yun. Ready to eat na. Kakain na, kakain na. Sarap-sarap. Namimiss ko kasi yung gandang pagkain. Sigurado naman ako magugustuhan nila. Kasi hindi naman, wala naman inaayaw na po itong mga ano. Kasabihin pa nila, nice ha? Nice! Wala naman hindi nice. Ayan. Guys, thank you for watching. Mamaya pa kami kakain. Kasi 2:30 pa lang.